13 ng Nobyembre, Miyerkules, ng 32 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang papunta si Jesus sa Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. At pagpasok niya sa isang nayon, may 10 lalaking may ketong ang lumabas para salubungin siya. Tumayo ang mga ito sa malayo at tumawag ng malakas. Jesus! Guro! Maawa ka sa amin! At sinabi naman sa kanila ni Jesus, Umalis kayo at humarap sa mga pari. At nangyari na gumaling sila habang naglalakad. Isa sa kanila ang agad na nagbalik nang makita niyang gumaling siya at pasigaw niyang pinuri ang Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus sa pagpapasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano. Kaya sinabi ni Jesus, Di ba't 10 ang gumaling? Nasaan ang 9? Wala bang bumalik para magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? At sinabi sa kanya ni Jesus, Tumayo ka, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, isa sa kanila ang agad nagbalik nang makita niyang gumaling siya at pasigaw niyang pinuri ang Diyos. May dalang handog ang buhay kapag puno ng pasasalamat. Ang pagkilala sa pinanggalingan ng pagpapagaling ay pagbibigay diin sa pagpapalang natanggap at sa nagbigay nito. Ang pasasalamat ay pagpapahalaga sa regalong inaasam-asam kundi man ito sorpresa at hindi inaasahan. Nabigyan ng hindi mapapantayang regalo ang lahat ng ketongin pero iisa lang ang bumalik, ang Samaritano. Marahil naging mas matimbang sa siyam ang may pakita ang kanilang sarili sa mga pari na magbibigay ng katibayang magaling na sila at maaari na nilang balikan ang kanilang naiwang posisyon sa kanilang mga pamilya at lipunan. May katumbas ding proseso ang mga Samaritano na kanilang pagsusumikap na ibilang din bilang kabahagi ng bayan ng Diyos. Pero ang Samaritano lang ang tumanaw ng utang na loob kay Jesus. At sa kanyang pagkilala at pagbibigay patotoo, natamo niya ang isa pang regalo, ang paglalim ng pananampalataya at kapatawaran sa kanyang kasalanan. Pagsasagawa, sandaling tumigil at magbilang ng mga handog ng Diyos sa iyong buhay. Hayaan mong dalhin ka nito sa panalangin ng pasasalamat.